Good morning po mga kaibigan, welcome back to our channel and today gagawa tayo ng bike update kasi yun nga as promised gagawa natin to ng bike update and then meron akong mga bagong kilabit, konti lang naman. So ayun, umpisahan po natin kaagad doon sa in-upgrade natin. So yung in-upgrade natin, rim, hub at saka spoke. Kung naalala nyo po dati, bali 28 holes lang po yung wheel set natin kaya yun yung reason bakit tayo nagpalit. Kasi mas gusto ko na 32 holes yung wheel set po natin. So yung hub po natin is Speed 1 Armorer, 8 pulse po siya, 320 teeth. Not sure ha, pero parang ito yung bago nila na hub nung 2022. Hindi ako sure. And then maganda po siya kasi medyo pino yung tunog. Hindi siya masyadong maingay, hindi rin mahina. Sakto lang din sa pera na binayan natin. By the way, hindi po tayo sponsored mga kaibigan. Yung mga sasabihin ko ngayon, based lang naman ito sa experience natin. So ayun, Speed 1 Armorer. Maganda, budget friendly. And not sure lang in the long run po kung okay pa din siya. Pero sabi naman ng Speed 1, meron namang mga available parts, yung bearing niya and then prehab, parang meron yata silang binta din. So, kaya wala tayong problema, in case na masira siya, pwede natin palitan yung mga parts sa loob niya. So, yun mga kaibigan, solid yung hub na to, Speed 1 Armorer. 8 pulse na po siya, so, grabe. Ganda. By the way, nakagawa na ako ng sound check dito sa YouTube, sa Shorts, and din sa Facebook page natin. So, in-upload natin yung sound check. So, kung hindi nyo pa napanood, pwede nyo panoorin para sa sound niya. Kung ano yung tunog ng Speed 1 Armorer. And din yung rim naman po natin mga kaibigan ay American Classic 38mm yung outer width. Kasi mas gusto ko medyo malapad yung rim natin. Kaya yun, 38 yung pinili natin. So medyo malapad talaga siya. And then yung tire natin medyo lumalapad din kasi kapag malapad din yung ano natin, malapad din yung tawag dito, yung rim natin. Yung performance po nito, by far okay pa naman po. Wait lang, ayusin ko lang yung camera. Parang nakatagilid. Alright. Okay. Angat natin ng konti. Alright. That's it. Wait lang. Parang hindi natin kasi kita. Yan. Right, so balik dito sa rim. Sana ba tayo sa rim? Okay, sa rim natin. American Classic 38mm outer width. Ito yung pinalit natin kasi budget friendly po siya. Compare mo sa ibang brand na medyo matibay din. So medyo mas mura to para sa akin na matibay na. And by far naman, hindi pa tayo binigyan ng problema. Hindi pa tayo nakapag full blast talaga sa trail. Pero solid, by far yung masasabi ko, solid siya mga kaibigan. Alright, dito naman tayo sa spoke natin mga kaibigan. So bali yung spoke natin, mas gusto ko sana pillar spoke. Pero wala pong available sa local bike shop natin. Kaya ito yung bit nila, parang Ragusa siguro to. Hindi ko rin alam, iniwan ko lang kasi. So ayun, Ragusa and then solid naman. Hindi pa naman napuputol sa ngayon mga kaibigan. So yun yung mga bago natin kinabit. And hindi ko pa masabi kung talagang good siya kasi bago pa naman. In the long run kapag nagka problema, bigay ako ng update sa inyo mga kaibigan. So stock pa rin po yung the rest dito sa parts ng bike natin. Yung cockpit natin, handlebar stem, giant contact, stock po siya. Hand grip, not sure, parang giant din. Brakes natin, Tiktron na quad piston. Maganda din siya gamitin, medyo makapit din siya sa trail. And then yung rotor lang natin medyo complicated kasi baliktad yung setup natin. 180 sa front, 203 sa likod kasi yun yung mas gusto ko na preference. Depende talaga sa rider. So yun yung gusto ko, baliktad. Okay, so group seat natin, Jury yung cogs, chain, KMC,
Shifter SLX, RD SLX, 12 speed po tayo mga kaibigan. Then yung crank natin is SLX din. Pedal Shimano MA700, medyo mura to pero maganda po siya gamitin. Tires natin ganun pa rin, Maxxis, Asigay sa front, DHR sa likod. Chin guide natin MRP, bus guard MRP, ano ba nakalimutan natin? Wala na yata, no? Dropper, Giant contact, ay hindi, basta Giant, di ko lang kung alam mo ano. Saddle, ganun din, Giant. So yun, stock po halos lahat itong nakakabit sa bike natin mga kaibigan. Yung wheel set lang talaga, rim, hub at saka spoke yung binago natin. And then bigay lang siguro ako ng update next time kapag kung ano yung ano, yung ano yung naging performance sa bike natin. So yun lang siguro mga kaibigan, maraming salamat sa pagnood ng video natin. Hopefully nagustuhan nyo. Gusto nyo ng ano yung gusto nyong content, pwede kayo mag-comment. Kapag kaya natin gawin, gawa natin ng video. So yun mga kaibigan, let's go. Kita-kits mo tayo sa trail. Yoo-hoo!